Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Magkasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami ay mahihinang tao lamang, na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y
maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo'y ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan
ang kanilang mga gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang galawin upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Gaya ng hindi lahat ng kayang magturo, isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Pero, ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Mga kapatid, ito po ang nais ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao tungkol sa mga kinikilalang guro o tagapagturo ng kautusan ni Moises, ang mga Pariseo at Eskriba. Ayon kay Jesus, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga ito. Sa madaling salita, magaling lang silang magmando pero hindi marunong gumawa. Kumbaga, puro ngawa, walang gawa. May kilala po ba kayong ganon? Yung ang galing mag-utos, no? Gawin mo to, no? Pero siya, hindi gumagawa. No? Marami niyan sa opisina, no? Ang galing mag-utos, pero pag siya yung gagawa, hindi naman kaya. No? Sa eskwelahan, meron din yan. No? Yung mga kaklase mo na ang galing, alam ang tamang gawin, alam ang mabuti, pero pag wala yung teacher, no? Tignan mo, hindi naman niya ginagawa. Kaya nga, ang tawag ni Jesus sa ganitong mga gawa ay pakitang tao. Pakitang tao. O hindi ba, yung kaopisina mo na magaling magmando, kapag nandyan ang boss, aba, siya yung pabibo. Siya yung kilos ng kilos. Pero pag nakatalikod ang boss, mando ng mando. Ganon din yung mga kaklase mo, no? Yung hindi gumagawa,
kapag walang teacher. Pero kapag nandyan ang teacher, ba, kahit walang wawalis ay nagwawalis. Diba? Ang tawag doon, pakitang tao. Kaya nga, ang babala sa kanila ni Jesus ay gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ninyo ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ganyan ang mga Pariseo at Eskriba. Magaling magturo, pero hindi isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Nalala ko tuloy yung kwento ng isang nanay. Yung isang nanay, galit na galit kasi nabasag yung kanyang paboritong vase. Di ba, ganyan yung mga nanay, no? Pinatawag yung kanyang dalawang anak at pinangaralan, no? Galit na galit yung nanay. Pinagagalitan niya yung kanyang anak at pinaamin kung sino ang nakabasag. Walang umaamin. Siyempre, galit yung nanay, eh. No? Alam mo mangyayari, no? Walang umaamin. Kaya sa galit ng nanay, sabi niya, masama ang magsinungaling. Habang galit na galit yung nanay, biglang may kumatok. Yung naniningil ng utang. Bumulong yung nanay sa anak. Sabi ng nanay, sabihin mo, wala ako. Bago kumaripas ng takbo. Galit sa sinungaling. Pero ang nanay, guilty tayo sa ganyan, no? Minsan ganyan din naman tayo. Galit tayo sa magnanakaw, pero tayo nangungupit. Galit tayo sa taong hindi makapagpatawad, pero ikaw, ang tagal na niyang galit sa puso mo. Galit tayo sa mga mandaraya, pero ikaw, merong tinatagong kabit. Ba't ganun? No? Kaya nga, ang pangaral ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa Diyos. Talikdan na ninyo ang inyong masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama, pag-aralan ninyo ang paggawa ng mabuti. Ang ganda nun, no? Yung huli. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, hindi lang alamin. Pag-aralan. Dahil kapag pinag-aaralan, ibig sabihin, sinusubukan. Kinagawa. Diba? Kapag nag-aaral kang magmaneho, ay hindi lang itong inaalam. Kailangan mong gawin. Kapag nag-aaral kang magluto, ay hindi mo lang inaalam ang ingredients. Diba? Anong ginagawa mo? Eh, kailangan mo magluto. Kailangan mong buksan yung kalan. Kailangan mo maghiwa. Kaya yan yung sinasabi ni Propeta Isaías. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Kung minsan kasi, alam natin, pero hindi na natin naisasabuhay. Nakalimutan na natin ang paggawa ng mabuti. Nasanay kasi tayo. Nasanay kapag galit, mananakit. Nasanay kapag nagulat, magmumura. No? Merong ganun. No? Yung konting kibot, palamura. Yung sa isang sentence, limang mura. No? Ba't ba may ganun? No? May kilala ba kayong ganun? Yung palamura? Oh, nasanay na kasi. Kaya, you have to unlearn the bad things that you have used to do. Nasanayan mo lang. Pag-aralan mo uling maging mabuti. Yung kapag nagagalit, pag-aralan mong magtimpi. Kapag nagugulat, pag-aralan mong huwag magmura. Oh, ang dami-daming salitang pwedeng sabihin, bakit mura? Yung pag-aralan mong magpatawad, pag-aralan mong maging mabait, pag-aralan mong huwag mangupit.
magtipid. Ito yung paanyaya sa atin. Kaya nga tayo nagsisimba, kaya tayo nagdedebosyon para matuto ulit na maging mabuti. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa at ng panahon ng Kwaresma, ang pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Kung minsan tayo man ay naging masama at sumuway sa Diyos, ito na po ang panahon para muling sumunod sa Diyos. Dahil ang sabi ng ating Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magiging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ang may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikakapakinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili
Sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga at alas 6:45 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal ng tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin, dagdagan mo. At tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, ang paanyaya sa atin, pag-aralan ang paggawa
ng mabuti. At walang ibang mabuti at magaling na guro kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtaniwan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may nahihirapan, lahat na may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nasan Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.